tiene ahora en su jeep triliana. Excited ako kasi kahit mga clips pa lang yung nakikita ko. Sobrang ganda. Tsaka napaka-believable. Happy birthday! 1,000 pesos from you. Yung story, wala naman akong question doon. Napakaganda ng story. Pangulo, si Tessa Mauricio Arriola. Congratulations, 1,000. Wish ko lang sana masustain natin. Si Romel Gonzalez. Congratulations. At ang ating huling nilalo ng 1,000 pesos ay si Linda Rapatas. Congratulations mga kapuso, ang kayong tipo 1,000 pesos at ang ating sa tutors ang 1,000 pesos each. May mga eksena na kailangan kong ipasan si Mika. Parang gano'n. The scene? No. Kasi nasa shot niya, pero kailangan kita yung camera. So kailangan ko siyang kagahin. May mga times na kapag usually pag kailangan kita yung kamay ko, kailangan nasa likod niya. Kahit anong paraan na kailangan gagawin ko, kung kailangan nakaupo ako or nakaskot. Okay, meron pa po tayo ito, bro. 1,000 pesos. Gift certificate from the CMA na bago okay. Mag-start. Sobrang dang hit na hit sa online. Sa social media. No? Para ito lang yung ganung show, no? Bago pa man, ang dami na. Si Evelyn Diaw. Kasi yung kay Boyet, nung ano na sa kasya nagkaroon ng challenge. Eh, hindi bang manakay ng sante, mga karami na challenge. At saka sobra na nga na yung sobrang laking influensya na rin talaga ng social media. Na si Jojo, konting kibot mo, nakapost na, konting nararamdaman mo, nakapost na kagad. So, ayun, parang napakagandang platform ng social media para din may promote ang mga show. Especially ang Karamiya kasi sobrang na-curious yung mga tao sa kung paano namin ipupulo. Parang karamihan man ng mga lumabas na memes, hindi masyadong maganda. Yung ibang bastos but still, na. But we take it as good publicity. Kasi effortlessly, napag-uusapan kami na hindi kami ume-effort ng todo. So, yun. Na-facts din kayo doon na parang ginagaya kayo. Oo, di ba nga? Imitation is the greatest form of flattery. Barbs, paano yung tratuhan nila sa set? Kasi minsan sa mga taping, hindi naiwasan nakakaroon ng content, ng problema. So, isip it kayong dalawa ni Mika, hindi pwedeng magka-intrigahan dahil palagi kayong magka-dikit. Parang hindi naman so, kami... hindi mangyayari parang yun. Parang hindi naman mangyayari yun. Kasi si Mika yung tipo ng tao na walang kahit, walang bahid ng showbiz sa katawan. Talaga. Napakatotong tao. Alam niyo naman ako. So, pag gano'n ang tao sa akin, mahal ko talaga. Alam kong ay mag-iigay-igay. So, nagkasundo talaga ang agad kayo? Oo, mentally pa lang ko. Mas lalo lang kaming naging close. Like, literal. So, pwede na kayo maging beshi? Ay, oo, beshi na. Okay, wala naman kayong conflict sa lalaki? Pare-pare naman kayong mga joma? Oo, wala naman din. Oo, okay, malinaw naman sa amin yun. At saka... So, nag-open na kayo, nagkakantuhan na kayo sa mga personal? Oo, kapag mga sikreto na kayo. Oo, kapag mga regional tours namin, magkasama kami sa kwarto, hindi namin alam kung anong oras kami magtulog. Kasi nakakaraming good night na kami, pero pag may naisip kami ichika, kinikwento namin. Kasi hindi pa kami natutulog. So, nagkakwento niya mga boyfriends? Ha? Nagkakwento niya mga boyfriends? Bukod doon, marami pa naman kami na pagkukwentuhan. Paano ba akong babaeng humaharot? Wala ba akong substance? Asa yung galing yun, no? Humaharot ka sa set. Pag-off-gam. Pero alam ko naman yung responsibilidad. Pero masaya yun. Masaya. Meron kang boyfriend sa set. Yun na kailangan magkita, di ba? Doon na kayo sa set together. Yun na namin kailangan magmadaling umuwi. Pero meron din bang downside? Ano yung medyo hindi matayang masaya? Sa kanya? Yung nang magkasama kayo. Nang magkasama kami. Sa trabaho. Kasi pag nasa set, trabaho talaga kasi. So, may mga times na may habit siya na masyado siya komportable sa akin na hindi naiintindihan ng mga taong katrabaho na. Yung parang masyado siya malambing. In a way na hindi naiintindihan ng mga kasama na. So, ganun. Yung parang hindi alam naman na kayo. Oo nga, pero syempre kahit naman ako, may makita akong like, masyado yung
PDA. Oh, parang kahit ako na yung ila. Hindi na kukontrol yung Jack ang PDA niya. Hindi, na yun ang control na niya. Pero yung like... Kala ko mas ikaw yung mag-PDA.